Kailangan mabago to. Kasi baka mamaya matikitan tayo ng pulis. Ganyan. Mahirap na. Baka matikitan ng pulis. Kailangan nasa tamang direksyon. Yun. Masyado mababa. Mga chemical. Sabagay, wala namang bundok na dadaanan eh. Mga Alright you guys, magandang araw po sa ating lahat. At ang current location natin is nandito tayo ngayon sa London, Ontario, which is dito sa Bronze Drive. Nag-pick up ako ng mga yung sarasaring klaseng chemical, kaya linagyan nila ng sign na ganito na dangerous goods yung pangarga natin. At yung mga chemical na yun, base dun sa kausap ko kanina, yung naglulod sa atin, linuludan na rin tayo, mga Lysol, bleach, yung mga sari-saring liquid chemical na ginagamit sa mga restaurant, yung mga yon. At dadalhin natin na to sa Winnipeg. Sana makarating ako doon mga bago ako siguro hopefully baka Linggo, kasi wala na akong driving hours eh. Nalapakita ko sa inyo guys, no? Yun. Yung full 70 hours ko is 9 hours and 47 minutes na lang. Kahit man sabihin niya dito sa 13 hours driving ko, mayroon pang 11 hours and 20 minutes. Pero 70 hours na lang. Yung 70 hours ko, ang natitira lang is 9 hours and 46 minutes. Yan lang yung magiging driving ko, maaari kong magamit ngayon. Kapag naubos ko na yan, maghihinto ako. Tapos yung hours to be gained ko bukas, which is or mamaya, kamo na lang, mamayang madaling araw, pagpatak ng alas 12 is 2 hours and 50 minutes lang yung driving ko noon. Tapos bukas ng alas 12 yun, marami-rami ang magiging kong driving hours, almost 13 hours. Yan. Kaya ngayon, hatawin kong mag-drive hanggang doon sa kung saan ako abutin ng oras ko na to. At pagkatapos nun mahihinto na ako. Tapos bukas 3 hours magdadrive ako, and then itutulog ko na yan, kasi malamang sigurado gabi na ako magdadrive yan pag dumating yung oras ko na yan, para sa ganun makauwi na tayo agad-agad. Ayan, sa likod gumagalaw-galaw niya, nararamdaman na natin yun. Pagkatapos niyan bababayin natin, sisild na natin siya. Ayan guys, kailangan meron nito kapag ka may mga dangerous goods tayong hinihila. Ayan, lalagyan nila to. Meron dyan sa meron dyan sa mga side, linagyan na ni Buddy yung naglulod sa atin. Yan naman, antayin lang natin, at pagkatapos nito ay dire-diretso tayo. Yun. For the meantime, gagawa muna ako kakainin ko at kumain muna ako. Tara guys, kain muna tayo. Nagugutom na rin ako. Alright you guys, tapos na yata. Pupunta na yata na tayo nito ni Buddy. You have your paperwork already? No, not yet. Okay, it's ready for you. Whenever you come inside, she will give it to you the later. Is it done? It's done, yeah. Okay, can I move now first or what? Yeah, if you want to move and come back, it's up to you. Yeah, yeah, okay, I will move first. Alright. Yan. Move muna tayo guys, bago tayo pumunta dun sa babae. Alright, try move muna natin. I-check muna natin sa loob. Mabilis din si kabayan eh, wala pang 15 minutes eh. I mean si sir eh. Hindi natin siya kabayan, kundi banglay siya.
Line up muna natin dito. Oh, mabigat ah. Yatras ko lang. We have 9 hours and 45 minutes of remaining drive time. Okay. So papunta tayo sa mag-ano lang ako. Baka kasi i-require nila to eh. Mayigi ng sumusunod tayo sa mga rules nila. Okay. Tara, let's guys. Punta natin ng opisina nila. I-secure muna natin ang load. Picturean ko to ta ano. Ilagay natin ito. Ayan guys ha, nakita natin, nilagyan din nila. Okay. Hindi rin pwedeng mailagay itong ano. Pagkating ko nga muna, tignan natin sa loob. Wala rin, hindi rin may lagay itong ganito. Masyado mababa. Mga chemical, sabagay wala namang bundok na dadaanan eh. Mga ano, mga pang clean, panglinis ng restaurant. Green Berta Extra, heavy duty disinfectant, mga Lysol, mga Sonrox, Clorox, yung mga nandyan. Okay na yan. Hindi rin pwedeng may lagay ito. Lagay ko lang. Ilagay lang natin. At least that way. Yun. Okay na yan. Daan-daan na lang ang pagdadrive. Right. Tapos ito, lagay natin ito. Kailangan ito eh, kasi dangerous goods ang pangarga natin guys. Alright. Yan. Tapos okay. Tapos ilagay natin tong ano, ito. Yun. Ay, mga kaibigan, kung dangerous goods ang pangarga, lahat ng mga side ng ating trailer dapat mayroon siyang sign. Katulad yan dito sa right passenger side. Is nakikita nyo doon sa harapan. Yan. All the way doon sa likod. Dapat doon sa harapan din ng trailer.
Dapat meron din yung ano, meron din tayong sign na yan. Ayun, dinagyan nila. Yan. At sa kabilang side, alright, check ko lang muna din yan. Yan guys, nakita nyo sa kabilang side meron din. Of course, yung inilagay natin, ayan, yan, tabingi pa, pero ayaw mo na yan. Hindi naman nila i-check yan, basta may sign. Whew, kunin natin yung papel doon. Thanks, man. All right. Paperworks. All right. Thank you. Sign over here. Driver's name, signatures. All right. So today is 3/2/23. This is sealed. What is this? First time kong maglagay nito eh. Hey bud, yes, can you show me how to do this? Is this the sealed? Yes, that's the seal. How you put it? I think you just pull it up. You have to pull it up. Let me see. Oh, yeah, okay, and then you just click it back in. Oh, yeah. Alright. Yeah. Thanks, man. Ganun lang pala ka style nito, guys, ha. Thank you. Alright. Come on, guys, nakuha na natin ng papel. Oh, right. Tara na, dire-diretso na tayo ulit. Ilagay ko muna para masigurado mayroong sealed. Dito ko na lang ilagay sa kabila. Kasi nilagay ko na yung primary sealed natin dyan. Dito na lang ito. Stulak natin. Yun, yun yata yun. Okay na yan. Ganun yata eh. Sealed na yan. Yan, suksok, nakasuksok na. Yan. May sealed dito, may sealed dito. Alright. Ngayon, enter ko itong mga ano namin, mga details namin dito sa ating ano. So, turn natin ang details natin dito sa ating logbook. Okay, so compose depart shipper, sabi niya rito. Sa trip information, na picture ko ganina. Three, four, seven, six, five, seven. Load information, T28. T1, T5. Hindi na tayo crossing ng border, kaya okay na yun. So product, Chemicals. Oh no, mali. Baliktad eh.
anong trailer natin, 56129. So, huwag na natin lakayin, ano, kasi pinalis nila eh. Okay na yan. Number of pallet 18. Okay, bill of lading. Ito lang naman ang mga importante rito. Okay, so customer number, master bill of lading number 0500 51 9267. Yun, sealed. Okay, yung sealed natin ay nilagay 6618 18. Tapos meron din silang sealed na nilagay. Okay, asan nakalagay yung kanilang seal? Shipment Piotr. Wala na yata. Wala dito yata nakalagay. Pero di ba alam, yun eh, isang cutter lang ang maaari nilang gamitin yun. Putol agad yun eh. Pero yung sa ating inilagay, bolt yung inilagay natin. Pepersahin nila yun kapag mahina-hina sila sa pagputol nun. Wala. Yan lang yan. Okay na yan. Magyan natin ang customer series. Mayroon din siya. Yes. City path, no? Quatrapers, yes. Okay. Send. Yes. Ngayon, alam na nila. Ngayon, punta tayo ngayon sa load information. Load. You have 9 hours and 45 minutes of remaining drive time. Load. New load. T28215215. Start date ngayon March 2, end date 5. Andun na ako ngayon sa Winnipeg niyan, yan. Sa trailer ID 56129. Tapos yung bill of lading, master bill of lading 0500 51 9267. Ayun. Alright. Naintira na natin lahat ng details, guys. Lagi ko lang dito dito. Baka mamaya lipa rin pa. Yan niya ka lang muna. Tapos ipitin natin ito ng ano, ng ito. Yan. Okay, let's go. Alright, you guys. Yan, tara. At nakapick up na tayo ng ating load at pauwi na tayo ng Winnipeg. Hopefully ngayon is Thursday. Makapag-drive ako Friday. Sana nandun ako ng Saturday or madaling araw ng Sunday. So, paano mga kaibigan? Ingat kayo lagi. Eat healthy. Keep safe on trucking. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa video vlog nila kayo. Peace up, guys. Bye. Lakay Pinoy Tracker.